Para sa karamihan sa atin, ang magkaroon ng magandang bahay ay isa sa mga pangunahing layunin sa buhay. At ano pa nga ba ang mas magandang paraan para tuparin ito, kundi sa pamamagitan ng pag-invest sa isang property na matatagpuan sa isang mataas na antas ng pamayanan. Maaring ikaw ay isang bagong kasal, isang lumalaking pamilya o isang matagumpay na negosyante. Ngunit ang pagkakaroon ng bahay sa isang mamahaling subdivision ay magbibigay sa iyo ng ligtas, masagana at magandang kapaligiran para mamuhay. Kahit kung isa ka sa mga Pilipinong nangangarap ng bahay sa isang mamahaling subdivision, manatiling nakatutok para malaman ang pinakamahal na subdivision sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na to para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Magallanes Village, Makati. Isa sa mga pinakamahal na subdivision sa Pilipinas na may lawak na 119.95 hektarya at tinatayang may 6,000 na residente ay ang Magallanes Village. Mayroon ditong town center ang Paseo de Magallanes kung saan maaring ma-enjoy ng mga residente at bisita ang magandang restaurant at serbisyo sa isang napaka-komportableng lugar. Napakadaling ma-access din ang lugar mula sa Mall of Asia Complex at Entertainment City gamit ang EDSA at pati na rin ang Ninoy Aquino International Airport or NIA gamit ang Skyway at bagong bukas na NIA Expressway. 9. Green Hills Village, San Juan. Ang madalas na nauugnay sa shopping complex na may parehong pangalan, ang Green Hills Village ay karaniwang tinuturing bilang pinakamahal na lugar na tirahan sa lungsod ng San Juan at tahanan ng malaking komunidad ng mga Filipino-Chinese. Kilala ito bilang matagal ng tirahan ng dating Pangulo na si Joseph Estrada at ang lokasyon ng Club Filipino, kung saan ang leader ng demokrasya na si Corazon C. Aquino ay nanumpa bilang bagong pinuno ng bansa noong 1986 matapos ang People Power Revolution. 8. San Lorenzo Village, Makati. Kilala rin sa tawag na San Lo, ang barangay San Lorenzo na may jurisdiction sa San Lorenzo Village at Legazpi Village ay isa sa mga pinakamayamang barangay sa Pilipinas. Ito ay tahanan din ng isa sa pinakamalaking private park sa Metro Manila. Ang subdivision ay may kabuuang lawak na 63 hektarya na kinabilangan ng Assumption College. Ito ang unang gated subdivision sa Metro Manila na itinatag noong 1954. Ang San Lorenzo Village ay mayroong mga maayos na mga high-end na lifestyle amenities, kabilang ang swimming pool, clubhouse, function rooms at playground, kung saan maaari kang maglakad, maglaro at makisalamuha sa iyong mga kapitbahay. 7. Bel Air Village, Makati. Ang Bel Air Village ay isang 171.21 hektaryang subdivision na matatagpuan sa hilagang bahagi ng business district ng Makati. Ito ay binubuo ng tatlong mga yugto na pinaghihiwalay ng Makati Avenue mula sa Phase 1 at 3. Mayroong 32 na mga kalye at 950 na mga lote. Ang mga unang nanirahan sa Bel Air ay mga miyembro ng Philippine Airlines Pilots Union na dating paliparan ng Nelson Airport, ang tanging paliparan ng bansa noong panahon ng mga Amerikano. Ang barangay Bel Air kung saan matatagpuan ang mga mamahaling Bel Air Village ay nagwagi bilang pinakamalinis at greenest barangay sa Makati ng 8 sunod-sunod na taon. Ito rin ay naitala sa Makati Clean and Green Hall of Fame noong 2005. 6. Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Sa halos 700 hektarya, mas malaki ang Ayala Alabang Village sa lahat ng pangunahing subdivision ng Makati na pinagsama-sama. Ito ay dinevelop ng Ayala Property Incorporation. Ito ay nahahati sa 7 distrito at mayroon hanggang 13 mga park at playground para sa mga bata. Ang mga pasilidad nito para sa mga palaro ay kinabibilangan ng mga swimming pool, basketball, court, tennis court, at football field. Ito ay pinakakilala dahil sa pagiging lokasyon ng Alabang Town Center at Madrigal Business Park, isang retail at lifestyle facility na pagmamayari at pinapatakbo ng Ayala Corporation. 5. Corinthian Gardens, Quezon City. Ang mga property sa Corinthian Gardens ay mayroong malalaking sukat, dekalidad na mga amenities at magandang lokasyon. Dahilan para mapabilang sa pinakamahal na subdivision sa Pilipinas.
Ito ay madaling abutin mula sa Ortigas Center, Eastwood City at Green Hills Shopping Center, kaya't pinipiling tirahan ng mga mayayamang tagahilagang bahagi ng Metro Manila. Ang pangunahing landmark at establishmento sa loob ng subdivision ay ang kindergarten, dental at derma clinics, tutorial center, hair salon, village mart at ilang mga restaurant. 4. White Plains, Quezon City. Isa sa pinakakilalang mga mamahaling subdivision sa Metro Manila, ang Barangay White Plains na mayroong ilan sa pinakamahal na bahay sa Quezon City. Ang pribadong subdivision na ito ay maaaring marating sa pamamagitan ng Katipunan Avenue at C5. Isa ito sa mga unang subdivision na itinatag sa lungsod at tirahan ng maraming mga artista, politiko at iba pang kilalang personalidad sa Pilipinas. 3. Urdaneta Village, Makati. Ang Urdaneta Village ay isa sa mga pinakamahal na subdivision sa Metro Manila at matatagpuan malapit sa Central Business District ng Makati. Ito ay isa sa mga pinakamaliit na subdivision sa Makati. Kasama sa Urdaneta Village ang Urdaneta Park, ang pasyalan sa loob mismo ng subdivision. Sa kabilang bahagi matatagpuan ang Ayala Triangle Park at Apartment Ridge na mayroong mga high-rise condos at ang Peninsula Manila Hotel. Isa pang malapit na business district at ang Bonifacio Global City. 2. Dasmariñas Village, Makati. Kilala bilang Dasma, ang Dasmariñas Village ay isa pang high-profile na subdivision sa Makati na dinevelop ng Ayala Corporation noong 1960. Ngayon, pinamamahalaan ng Dasmariñas Village Association ang village. Kilala ang village sa mahigpit nitong seguridad at maayos na mga kalye na puno ng mga pananim. Mayroon itong dalawang park, ang Campanila Park at Mahogany Park. At matatagpuan din dito ang Colegio de San Agustin. Mayroon itong magandang lokasyon dahil malapit sa EDSA, Ecology Village, South Luzon Expressway, McKinley Road at Forbes Park. 1. Forbes Park, Makati. Madalas na tinatawag na Beverly Hills ng Manila, ang Forbes Park. Dahil ito'y tahanan ng ilang pinakamayayamang tao sa bansa. Itinatag ang marangya at eksklusibong subdivision na ito noong 1940 at pinangalanan ito sa pangalan ni William Cameron Forbes, isang dating Governor General ng Pilipinas. Matatagpuan ang Forbes Park sa pagitan ng Makati City at Bonifacio Global City at may kabuuang lupa na 250 ektarya na nahahati sa north at south areas. Sa loob ng subdivision ay matatagpuan ang tanyag na Santuario de San Antonio Church na naging tanyag na landmark at paboritong lugar para sa mga kasal ng mayayaman at makapangyarihang tao. Sa likod ng mga pintuan ng Forbes ay ang mga establishmento tulad ng Manila Polo Club at Manila Golf and Country Club.